Take a break sa buhay. Gawin ang tatlong bagay na ito. Una, uminom ng tsaa. Namnamin, tikman sa dila at hayaan dumaloy ang tsaa sa lalamunan. At isipin na paminsan-minsan lang ang mga pagkakataon na ganito. Maliit na bagay pero magbibigay ng kakaibang refresh sa isipan. Bigyan ng ganitong time ang sarili paminsan-minsan. Sarili, meaning, wala kang kasama, wala kang kausap. Ngitian ang lahat ng nasa harapan mo. Pwedeng puno, pwedeng picture, pwedeng sa harap mismo ng dagat. Regaluhan ang sarili ng ganito, minsan-minsan. Kung kailangan pag-ipunan, gawin mo. Planuhin mabuti. Mag-imagine, mag-explore na mga pwedeng gawing ganito sa buhay. Pangalawa, maligo ng hindi nagmamadali. Ito sana, may ganito ka twice a month o once a week. Yung naglalaro ka lang ng tubig. Hayaang dumaloy ang tubig sa katawan mo. Pumikit. Hayaan ang pagligo na ito ay maging oras mo. Walang laman ang utak mo kundi i-enjoy ang moment na ito. You deserve it. You actually deserve it. Pangatlo, makipagkwentuhan sa Diyos. When was the last time na nagkwento ka sa Diyos? O may sinabi ka sa Kanya na nangyaring maganda sa buhay mo? Yung parang ang kakwentuhan mo ay isang kaibigan na nag-aantay ng mga salita na galing sa'yo. Walang pressure, walang minamadali. Lahat, kwentong part. Totoo naman na para natin siyang kaibigan na nag-aantay din nating kwentuhan. Magsalita ng nakangiti ang puso. Magkwento na nakangiti ang labi. Magkwento na nakarelax ang buong katawan. Kung hindi mo pa nagawa ito, payo ko, gawin. Kung ginagawa mo ito at hindi mo na nagawa ulit, gawin ulit. Makipagkwentuhan ulit sa Diyos. Sure akong nakangiti ang Diyos dahil good vibes yan sa Kanya. Ang maging kakwentuhan niya ulit, ang anak niya. Gawin ang bagay na ito at makikita mo ang effect ng mga ito sa buhay mo. Mararamdaman mo agad. Masasabi mo agad na kailangan ko ito paminsan-minsan. Minsan, bigyan din natin ng break ang isip natin at utak natin na punong-puno ng worry sa araw-araw. Puno ng problema, puno ng iisipin. Gawing practice, gawing matalas. At sana, pagkatapos ng video na ito, magplano ka na, isipin na. Sabi nga sa Ecclesiastes 9:7, go, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart, for God has already accepted your works.